Hello guys, this video is about sa air pump na nasa harap nyo is Beto. Ito yung Beto na air pump. So marami kayong ma-order nito sa Shopee, Lazada or kahit sa mga bike shop na malapit sa inyo. So ano nga ba special ng air pump na to, no? So ito kasi papakita ko muna sa inyo yung mga ibang klaseng air pump. So ito Beto, no? And yan yung Beto. So, una, ito yung isang casual na air pump. So, kita nyo, Decathlon. So, dual purpose na rin ito kung baga tutusin. Kasi may ano siya, Presta, tsaka may shredder. So, nakalock, unlock. So, yan yung ipagbomba niya, no? Itong nozzle niya, na-extend lang to. Yan. So, flexible din siya. So, ganyan yung normal na bomba. Without ano to, PSI reader. So babalik natin. So insert lang din tong ano, yung nozzle. Ayan na siya. So yan yung normal. So Decathlon, no. Pangalawa, ito yung GU to eh. Air supply na bura lang yung pangalan. With PSI reader na rin siya. Yan. Tutusin. So okay, sa mga bikes na ano, pwede na to sa mga gulong na required, of course, na PSI din. So, pwede na to. But, anyway, ito yung pag-uusapan natin, yung Beto. Kunin natin to. Beto, no? Galing, no? Maganda yung casing niya. Like, aluminum case. Dito is part, top part is plastic. Dito yung nozzle niya is rubber. So, ito rubber. Ito siya. Ganda rin, no? Beto. So, ano nga ba itong Beto na to? Air pump siya, which is dual purpose yung pump na to. Kasi, pwede siya sa normal na gulong, at the same time, pwede ito siya sa mga suspension type na air na kailangan ng hangin. Yung front nyo na air suspension or di kaya sa rear. So, marami yung naghahanap nito kasi most na bikes na lumalabas ngayon na MTB is ano na, mga air suspension. So marami yung naghahanap nito, no. So ano nga ba itong red na to? Yung red button na to is pagbabawas ng pressure kung nasobrahan. Halimbawa, yung kinarga nyo is 120 pero yung required lang pala is 100. So pipindutin nyo to na ng pipindutin nyo siya ng kaisa-isa, magre-release siya ng hangin hanggang bababa yung pressure. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, yan yung red. So, yung maximum niya is 300 PSI or 20 bar. So, yan, Beto. So, ito yung connector niya, no. Meron siyang, pwede rin to sa normal na gulong, ha. Kasi may, ano siya, may Presta. Ito yung Presta niya. And then, yan. Ito yung Presta. Ito rin yung shredder. And then, dito siya nagka, parang nag-highlight, no? Kasi, meron siyang HB. HB, tsaka, meron din siyang HP. Ano nga ba yan? Yung HP, yan yung high pressure. High pressure, dyan siya, para sa mga suspension na kailangan ng hangin, gaya nito. Yan, air suspension to, pang rear. So, kailangan to ng hangin kasi naka-air to. Or di kaya, dito tayo sa isa, yung front suspension, which is also air. Kung makikita nyo, nakalagay air. So, dyan nyo gagamitin yung high pressure. Yan yung HP. Yan yung HP na pinagpakita ito. Yan yung HP. Yung isa naman, yan, HB. Yung HB is high volume. Yan yung pang normal na gagamitin nyo yung Presta and shredder dyan sa gulong. Kasi yung connector nun is direkta dito, no? Usually sa Pilipinas, shredder naman tayo. Anyway, meron din siyang pang Presta. So, yan yung kailangan kasi ng high volume. So, yan yung 30 PSI. Kailangan natin ng maraming hangin. Kaya nga, high volume. Dito kasi, maliit lang siya. Pero mataas yung PS na hinihingi niya, kaya high pressure. So, yung pagbumba nyo rito is easy lang kasi meron siyang high pressure na ano na
control, pagbomba. So, pakita natin sa inyo, no? Yung sa high volume, hindi na, no? Kasi normal lang naman yan, eh, yung pagbomba. So, dito, papakita ko lang sa inyo yung high pressure dun sa hangin. Dun sa ito. Yan. Ito yung connector niya. Iko-connect natin dito sa may na ito yung air valve niya. So, unscrew natin. Tapos, yung connector, yan, insert natin. Hanggang maging mahigpit. Pag mahigpit na, guys, makikita nyo dito sa PSI niya. Yan, lumabas is yung hangin niya ngayon is nasa 80. So, kakarga natin siya ng 100. Kasi, sabi ng brother-in-law ko is 100 to. So, pag make sure na nakalipat muna natin to sa high pressure. Kasi yan, high pressure na, then bubumba natin. Kasi pag binumba mo ng high pressure to, parang madali na lang. Madali na siyang bumba. Hindi siya matigas, no? Ganyan-ganyan lang. Hindi siya matigas. Yan, 100 agad, no? At hindi siya mabigat. So, naka 100 na siya agad. Itong pula na to, dyan yung magagamit to pag nasubrahan. Halimbawa, ibalik natin sa 80, no? Pindutin lang. So, kung naririnig nyo, yung may hangin na nagre-release. Yan, i-release natin siya. Yan, hanggang 80. So, kita nyo, 80 na siya. Pero ibabalik natin siya sa 100 kasi yan yung required ng para sa weight ng rider o biker. So, balik natin 100. So, yan nga guys. 100 na siya ulit, ha? So, yun lang. Unscrew natin. Yan. Pag na-unscrew nyo na, kikita nyo, mag-zero na siya. Then, balik natin to. Same din yan para dito sa air suspension sa harap para sa fork. Yan, ganun lang din yan. Insert nyo lang din tong nozzle sa ano niya, sa air valve niya. Mataas na yun, no? Ganun lang din. Ikot lang. So, kung makikita nyo, naka 80 yung PSI ko ngayon. Iakit natin to ng 90. Kasi, yan yung para sa weight ko. So, 90. Akit natin siya ng 90, no? Pwede rin 100 natin kasi medyo tumatas ng timbang ko, eh. So, yan. 100. Kita nyo, guys. Hindi siya mabigat. So, yun na. Unscrew natin. So, ayun. Di ba, no? So, pwede siya dyan sa rear suspension. Tsaka pwede rin siya sa front suspension. Para to sa may mga hangin. So, marami naghahanap nito, guys. No? So, yun lang. So, very useful yung air pump na to, no? Na Beto. Kasi pang gulong, tsaka pwedeng sa air suspension. Marami naghahanap nito. So, makikita nyo ito sa Shopee, sa Lazada, and then sa mga bike shops. So, yun lang, guys, no? So, yan. With high pressure and high volume. Ito naman, normal PSI. And then ito, casual. Yung mga 3 pumps, no? So, yun lang, guys, about Beto. So, kita kits. Goodbye.